Okay, si Madam Sing. Sing! La! Sing a song! La 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 la! Sige po, na? Anong province po dito sa Pilipinas? Province, Tuguegarao. Tuguegarao City. Mm-hmm. Go ahead. Tuguegarao, Cagayan, ang aking province. Kwento po niyo, pero, ma'am. Yung lumaki ako dyan sa Manila, sa Bagong Silang, Caloocan City. Meron akong anim na anak. Uh-huh. Yun. Limang lalaki, isang babae. Uh-huh. Yan ang aking buhay. Thank you. Single parents na rin ako. Hiwalay. Kasi kung mabilang bahay ang asawa ko, hayon, nakapag-asawa siya ng Bisaya kasi nandito na nga ako sa Kuwait. Hindi ko naman siya masisisi. Uh-huh. Naghahanap ng happiness. Uh-huh. Kaya hinayaan ko na lang, ipinag-adjust ko na lang ang lahat. Aha. Pisaan po ninyo sa punot dulo, ma'am, para maintindihan po natin, makarelate okay po tayo. Okay. Nagkakilala kami ng asawa ko sa, ano ako noon, 18 years old. Uh-huh. Nakatira kami sa bago, Novaliches. Uh-huh. Pero dito sa, ano, sa, nakabili ng bahay ang parents ko. Uh-huh. Ayun. Tapos nagkakilala kami sa simbahan. Simbahan ng Novaliches. Nagsisimba ako. Oo. Uh-huh. Nagsisimba ako, tapos nagsisimba rin siya. Parang fellowship ba? Yes. Then, nung mag-ano kami, magkakilala kami. Baliktad yung pangalan. Ayun. Kuwait Sing. Okay. Aha, tapos? Hindi, kasi dito yung, dito, hindi pa naman ako nakarating dito sa Kuwait kung hindi siya nag, ano, hindi siya irresponsible, kung hindi siya maano siya sa mga anak ko, hindi ako makapunta rito. Okay, nung nagsimba po kayo, ano po nangyari? Eh, nag-fellowship kami, ganto-ganto, pinagkakilala kami. Pero malapit lang naman siya doon sa aming lugar. Bali, parang one way lang, ganyan. Dinando na ako sa ano, merong uso na sayawan. Nagkakilala kami. Ngayon na magkakilala kami, sabi niya ganon, pwede ba kitang isayaw? Awa. Iyon ang sabi niya. Sabi ko, pwede, bakit hindi? Depende nila kasi matangkad ka, kung maliit lang. Mm. Akong ganon. Di, nagsayaw na kami. Ayan, magsayaw na kami, pwede pa kitang, pwede ko bang makuha yung pangalan mo, yung number mo, ganyan. Wala pa palang cellphone noon. Mm. Kasi poor pa lang ako noon. Di ngayon, ibinigay ko yung aking phone, ay yung aking pangalan, ganyan, ganyan. So, ayun na. Nagkakilala na nga kami. Nag-meet na lang kami sa, ano, labas-labas, ganyan. Pero nag-aaral ako noong vocational lang. Yun. Then, nung sa vocational na yun, hatid-hatid, ganyan, sundo-sundo, ganyan. Pero, hindi siya pumupunta sa bahay namin, nahihiya, ewan ko ba bakit. Then, so, nung, saan po kayo dito sa saan po kayo dito sa Novaliches? Diyan din pa kami sa ano, Camarin. Ah, sa Camarin. Okay. Doon kami. Tapos doon lang din sila sa pag-asa. Near lang ba? Di ayun na nga, nagkaanuhan na kami, ganto-ganto. Nung matapos na ng ganyong pagkakilala, nakikita lang kami sa labas-labas, hassle, ano? Ganon-ganon. So, pero nag-aaral ako, pero tumigil na rin dahil nga sa pag-ibig na, yun na. Siya ang first love ko, siya rin ang aking true love. Yun. Di nung nag-cut na ganun, di na kami napag-aral. Pero ang tatay, sumalangit po ang kaluluwa. Ano siya, nagpunta siya sa Saudi. So nakabili nga kami ng bahay sa ano, sa Novaliches. So bali, nagsama po ba kayo nito? Opo, nagsama kami. Aha. Nagsama kami. Ang kaso nga lang kasi DJ nung una, napikot nga siya. Mm. Pero pinaglaban ko pa rin ang aking pag-ibig. Wawa. Sabi ko ganun. Hindi ko makuha po. Hindi ko po makuha yung punto po ninyo. Napikot nino. Napikot ng girl kasi
umalis sila na sa bahay doon sa dati nilang tinitirahan. Lumipat sila sa bagong silang. Tapos, eh, syempre, sa sayaw-sayaw din, meron siya nakilala. Ngayon, napikot siya. Diwaw. Pero, naglabang ko pa rin ang aking pagmamahal. Mahirap talaga pag puro in love, ano? Matanong ko lang, nung unang panahon, ilang taon na po itong nakaraan, di po ba? May 30 years na. Saan po kayo nagdi-disco noon? Sabi niyo may sayawan? Oo, may sayawan lang. Dance lang ng ano, ng party-party lang, ganyan. Yung bang sayawan ng mga piyesta-piyesta, ganyan. Doon kami noon. So, pinaglaban ko nga ang sarili ko kasi mahal ko siya. Siya lang nakauna, siya rin ang love ko. So, ano po ang ginawa ninyo? Kasi napikot na po ng lalaki. Ng babae. Ay, napikot po siya. Pinaglaban ko pa rin kasi sinabi po ng side ng kanyang mga kapatid tsaka yung mother niya, gusto ako. So, pinaglaban ko pa rin siya, pumunta pa rin ako doon. Hanggang sa yung babae, di kinaano nga sila, nagsama nga sila, pero hindi naman totally nagsama, nandun pa rin ako. Talagang pinaglaban ko ang pagmamahal ko. Nagsama pa rin kaming dalawa sa isang bahay, nandun yung babae, andun yung biyana niya, andun yung nanay niya. Tapos yun, nagsama kami doon. Nung magsama kami, ayaw kasi ng laki yung babae. Ako talaga ang mahal niya. Ewan ko kung mahal niya ako, pero siya mahal ko. So nung magsama kami nga doon, tatlo lang sa isang bahay, ay apat kasama biyanan ko. So, di nung nagsama kami, ako ang tinabihan ng boyfriend ko. O sabi natin ex, diba? Ako ang tinabihan. Pero yung babae hindi. Nasa tabing kwarto lang. So siguro sa pangyayaring iyon, eh nagalit yung kanyang, yung nagtikot sa kanya, nagalit. Alam mo ba ang ginawa? Palis na lang. Pero may bit-bit na damit. Damit. Yung ex ko, yung babae. Yung damit ng ex ko, kinuha ng babae. Mabuti na lang, alerte itong biyanan. Yung nanay ng lalaki, kinuha niya. Siguro takot na ganto-ganto, alam mo naman. Bisaya kasi yun eh. Ang kong Bisaya o what? Di, kinuha niya. Di nung tumagal-tagal na yan, okay na, wala na. Umalis na yung babae. Di kami na lang. Kami na lang dalawa nung ex ko. Tapos yung biyanan ko, yan. Di tumagal-tagal yun, nagsama na kami. Nagkaroon kami ng anak. Isa-isa hanggang sa isa, dumami, ganyan. Nung maka-ikatlo ko ng anak kasi puro lalaki yun. Sa ikatlo na, doon na naman siya nagloko. Nagkaroon siya ng babae na naman, katapat lang namin. Nung sa katapat namin na yon, yung babae naman na yon, ang asawa nasa abroad din. Okay? Nasa abroad din. Ngayon, iyon ang pinatos niya na naman. Kesyo daw, ang siyempre, nanay lang ako. Wala akong trabaho. Housewife lang. Taga-alaga ng mga anak. Ang sabi sa akin ng mga hipag niya at saka mga kuya niya, ihi mo kasi ang pabango mo. Iyon, talagang susyal ang kanyang pabango. Ano pa, imported. Ganyan. E siyempre, asawa ko, taga-alaga ng mga anak, napapabayaan ang aking sarili, eh di ko na maasikaso, syempre. This one, sinasabi ng mga, ano, mga kapatid, pinababayaan mo ang sarili mo. Hindi mo naalagaan yan, nakakita ng iba. Okay? Di, hindi na ako sabi ko, ano magagawa ko? Ah, bahay lang ako. Pangalawa, yung asawa ko, eh, yung ex ko, eh, siya lang tatabaho, ganyan-ganyan. Pero mababa pa, DJ ang kanyang sahod nun, talagang babaero na siya. Sugar roll, tong it, Cara Cruz, ano ba yun? Tapos ibibigay lang sa akin na budget, 1,000. Wow, shock ha? Sa tatlo na yun, 1,000 lang, magkakasya ba? Tapos ayaw pa niya paaralin mga anak ko noon, araw na yun. Yung time na yun, kasi daw, wala daw siya magiging pakinabang pag lumaki. Tingnan mo nga. Wala daw siyang mapapakinabangan sa mga anak niya pag lumaki na at magkaroon ng trabaho pag nag-aral.
wala daw. Tignan mo. Di wala na lang, nagtiis na lang ako, DJ, wala. Nagtiis na lang ako na nagtiis. Nung mga anak ako sa pangatlo ko nga, gusto ko nang magpa-ligate. Pumunta ako sa ano, sa hospital ba na merong cut? Ano ba ang tawag dun? Yung patali ka? Patali. Magpapatali na ba para matapos na? Diso nung sumakay kami ng kapatid ko sa jeep, papunta na kami sa ano, sa hospital. Ano, kami lang dalawa ng hipag ko. Nakasakay na kami ng bus. So, buntis ko ah, Didi. Nung pagpunta ko na doon sa bus, kasama ko yung hipag ko, ay yung kapatid ng hipag ko. Ang laki na ng tiyan ko, manganganak na ako nung araw na yon. Nung sabing ganun ng driver, ay naku misis, hindi ka naaabot sa hospital. Sabi niya ganun. Di, bumaba kami. Kasi nga, sakit na ng akin tiyan. Bumaba na kami. Pagbaba namin, mabuti na lang, thanks God, merong isang sasakyan na jeep, sira, bagong gawa. Di, pinasakay kami doon. Nung pagsakay namin, naku, manganganak ka na. Naku, DJ, alam mo nangyari. Nanganak ako sa jeep. Wow. Nagmamadali. Alalamin, sabi pa ng aking anong hipag. Alalala, wag kang muna manganak. Malapit na tayo. Sabi, ano magagawa ko? Mapipigil ko ba yung bata? Bila na lang. Krok! Yun. Lumabas yung anak ko. Laki, ay, nako. Pagdating namin sa hospital, wow, blessing yan. Ako ang ninong, ganyan. Kasi blessing yan, nanganak ka sa sasakyan, ganyan. Di so, nung manganak na ako, pero magkag-away kami ng asawa ko, ha, ng ex ko. Ha. Ex na lang, wag na lang asawa. Di so, ayun na. Di, nung ilabas na yung bata, hinatid kami ng driver. Hindi natuloy yung pag-ligate ko. Kasi nga, nanganak na ako. Hindi na ako dumiretso dun sa malayo. Sa pabelya ba yun? Yung araw na yung pabelya. Di nung umuwi na kami sa bahay natin na kami ng driver. Yung sasakyan ba? Habi ko salamat. Nilibre na lang ako. Ganto, ganyan. Di syempre, malinis yung matris ko. Ganyan. Okay na. Di nung umuwi na ako, wala talagang pakialam yung asawa ko, yung ex ko. Hindi niya ako pinapansin, hindi niya ako nakinikibig. Sige pa rin ang anak niya doon sa babae. Wow, hassle. Kahit na ng anak ako. Alam mo, DJ, ang ginawa ng nanay ko, naiyak na ako. Ang ginawa ng mother ko, inuwi kami sa Tuguegarao, doon sa province namin, sa Cagayan. Sa na, umiyak na ako. Inuwi niya ako doon. Tatlo lang anak ko noon, pero yung kasisilang ko pa lang ng pangatlo ko, ano siya, pinabinyagan muna ng mother ko kasi sabi nga, kailangan ang pamahiin, binyagan muna ang bata bago ibiyahe. So, nagpabinyag kami ng madalian, kahit isa lang, ang mahalaga, nabinyagan ba ang bata? Di ayun na, nabinyagan na siya. Umuwi na kami sa probinsya, pero lahat ng gastos ng anak ko noon, yung ate ko dito rin sa Kuwait, siya rin naggastos na gataas. Kaya siya nasuporta ba? Kaya siya ano, umiyak ako eh. Di so, ayun na. Nagtagal na kami doon sa probinsya. Itong ex ko, patuloy pa rin siya. Niwan namin siya, di umuwi na nga kami sa Cagayan. Doon sa Tuguegarao, umuwi na kami. Di, sige pa rin at sige ang asawa ko doon sa babae niya. Katapat lang kasi. Pero nung tumagal-tagal na po noon, ayun na, para ba siyang nagbago na. Sinundo kami sa Tuguegarao. Hindi niya alam pa yon. Hindi niya alam yung Tuguegarao kung saan kami. Sa Isabela ba ganyan? Sinundo kami niya. Siya lang mag-isa, nagpapasama siya, pero sinundo kami, ayaw siyang samahan. Tapos nung sinundo kami doon sa Tuguegarao, heto na. Nung sinundo kami, kung hindi niya daw kami makikita, pupunta siya, mag-hotel siya. So nung nakita niya naman kami, nung makita kami, hayon, ang mother ko naman, ako,
minadali ang ipakasal kami doon sa ano, sa probinsya namin. Sa probinsya ko ba? Minadali ang kami ipakasal ng ex ko para bago kami umuwi sa Maynila uli. So, di, nung iginasal na kami, kasal na kami sa probinsya ko, ganyan. Umuwi na kami, ganito, ganyan. Di, okay muna. Ganyan, hanggang sa mag-okay. Okay, syempre. Yung mga gap, wala na muna. Then, nung mag-ano na kami uli, magsama na kami uli. Ayun, nadagdagan ng isa, uling anak, babae na. Akala ko po nagpatali ka na sa ospital. Hindi nga natuloy, DJ, kasi di ba sabi ng driver, eh, hindi ka na matutuloy sa, ano, sa, sana ba to, sa hospital ng Pabelya. Kasi doon sa Pabelya, mura lang ang tali. Pero doon sa pinanganakan ko, mahal kasi, DJ, at saka kailangan sign pa ng asawa. Ay, ganun. Hindi sana, ka. Sana kung nakilala mo na ako dati pa, nagtatali ako. May tali ako dito, isang metro niyan, 8 pesos lang. 8 pesos isang metro. Eh, hindi nga pwede. Hanggat walang sign din pala ng asawa, kailangan may sign ng asawa na pumapayag na magtatali. Mm-hmm. Eh, hindi natuloy yon, DJ. Hindi mm-hmm. Nadagdagan na ng isa. Pero alhamdulillah, babae naman. Mga anak ako naman sa bahay uli. Kasi sa una, pangalawa, sa bahay yan. Pero yung sa ikatlo, sa hospital, kasi gusto ko magpatali. Pero hindi naman natuloy. Dinadagdagan uli ng isa. Babae naman na. Alhamdulillah. Sa bahay naman uli. Sa bahay ako ng anak. Yung doktora na kamadrona na nagpaanak sa akin, abay, gusto pang kunin yung babae ko. Sabi ko, dukok naman. Nag-iisa na nga. So, di babae na. Excited na. Continue na naman ang buhay. Maganda na naman. Ganyan. Happy-happy na naman. Ala, di. Sabi ko, maganda. Baka babae uli. Aba, nadagdagan na naman. Naging lalaki na naman, DJ. Ay, naku po. Di naging lalaki na naman. Di so, eh alam mo naman ang bagong silang, walang magawa, silang-silang talaga, parami-parami ng anak. Sige, dagdag, nandagdag, ayun. Hanggang sa madagdagan uli, lalaki na naman. Ay, ayun na, DJ. Ano po ba trabaho, ano po ba trabaho ni Mr. mo? Electrician, DJ, sa company ng ano, Peppermate. Doon siya nagwo-work. Malayo, ano yun, sa Valenzuela ang kanyang trabaho, DJ, malayo yun. Di pa uwi, balik-balik lang siya. Hanggang sa lalaki na naman, hanggang sa naging anim na nga, ayun na. Di, basketball. Ready na, basketball na, no? Isang babae, lima lalaki, o basketball team. Okay na yon. Pero ang magpalipas na naman ng ganun, bumalik na naman ang pangyayari, DJ. Nag-away na naman kami, nandun na naman pangyayari sugar roll, beer house, etc. Wala lang si DJ, para akong nabigatan na sa sarili ko. Kasi nangyari noon na mag-away kami, andyan yung, oh my God, tinatapon niya ang bigas. Ayaw niya kami pakainin. Inilalak niya yung gasol para hindi na ako magsaing. Makasaing, ganyan. Pero ginagawa ko ng paraan talaga, DJ. Ilalabas ko na lahat ang aking nasa dibdib para naman lumuwag-luwag itong nasa puso ko after 13 years. Diba? Para lumuwag ito nga ang ating ano eh. Yung DJ emotion para mailabas ba ang nasa salubin para ang ating damdamin ay maging maginhawa, 'di ba? May share, okay. Live nga tayo pero alam ko makaka-relate ang mga katulad ko na ex-wife. Ganyan. Ay, single mother pala, not ex-wife. Di so, ayun na nga, tinatapon niya ang bigas, DJ. Tapos andiyan pa yung itapon niya na bigas. Dahan-dahan kong kinakapa, kinukuha. Tapos nagdarasal ako sa taas kasi meron kami nagdarasal ako. Sabi ko, naku, patawarin mo asawa ko. Ganto-ganto, tinatapon niya. Wala man lang siya pagpapahalaga sa bigas. Kanya. Nagtiis ako noon, DJ. Ay, pero nagtiis ako sa tagal-tagal ng buhay ko. Nagtiis ako. Di so sabi ng mother ko, doon ka na lang sa bahay. Doon, kasi malapit lang ang nanay ko doon sa amin.
So, sabi ng mother ko, doon ka na lang sa bahay, sa gumawa ka ng maliit na bahay doon, dalin mo ang mga anak mo, doon kayo mamuhay, ganyan, tutulungan ko kayo. Pero hindi ko ginawang umalis, DJ, kasi na-priority ko yung bahay na yun. Pag umalis ako doon, sinabihan ako ng asawa ko, pag umalis ka dito, huwag ka nang babalik. Ano pang babalikan ko doon sa bahay pag wala na ako? So nagtiis ako doon, DJ. Nagtiis na nagtiis hanggang sa magkapagtiis nga ako. Andiyan pa yung DJ na darating siya, naglalaba ako. Tutulog na lang bigla. Hindi man lang sasabihin, may kinain na ba kayo? May sinain na ba kayo? Wala. Basta hihiga lang siya. Ang tanong ko, ma'am, ang tanong po, malalaki na po yung anak ninyo. Bakit hindi mo sinubukang maghanap din ng trabaho na hindi aasa sa kanya at hindi ka masasaktan na akala mo parang hindi kayo inintindi? DJ, kasi nga matanda na ako. Ay, bang pumapa, nag-a-apply ako pero walang tumatanggap sa akin. Pero yung pagkakataon na meron kapitbahay ako na teacher, pinaalaga sa akin yung anak niya. Doon, nag-alaga ako dun sa bahay. Ginagawa ko rin yung mga tahanan sa bahay, sa panlinis, habang nag-aalaga ako ng anak. Naging babysitter nga ako, DJ. Okay? Nung magkaroon ako na, nung maging babysitter na ako, tapos akala ko babysitter lang ako doon, yung pala, maglalaba rin doon na po, DJ. Nung makita ako ng kapatid ko na hirap na naglalaba, nagpasya siya na mag-abroad ako, alhamdulillah. Nagpasya siya na mag-abroad ako, kinuha niya ako, pero matapang ako, wala akong iniisip kundi para sa anak ko. Iyon, kinuha ko ng ate ko, alhamdulillah, pero ano, DJ, 20 bisa lang ako, bang maid din, maid. Di po man, kinuha niya na ako, no? Bago ako, kasi ganito pa, DJ, naghiwalay kami talaga ng asawa ko. Sabi ko, lumayas ka na dito. Hindi na kita kailangan. Ala, tinutuwa ko talaga sa DJ na kuchilyo. Sa pagkakataon nga, sabi ko, lumayas ka na dito. Wala kang kwenta. Layas! Ako ganun sa kanya. Ala, DJ, dumating pa ang mga anak ko, yung lalaki. Medyo ano na siya, no? Malaki-laki na yung anak ko. Habing ganun ng asawa ko, yung mama niyo, tinututukan ako ng kutsilyo, tsaka ganto-ganto. Habi, nakatayo lang talaga yung anak ko, DJ. Hindi niya pinakikinggan ng asawa ko. Habi ko, umalis ka na. Kasi hindi ka pakikinggan ng mga anak mo. Wala kang kwenta rito, wala kang silbi. Selfish ka, kakong ganon. Hindi, patayin niyo muna ako na ako'y natutulog. Hindi, mas maigi, lumabas ka na, lumayas ka na. Pero yung pagkakataon, lumayas na nga siya, DJ. Gusto kami na lang. Ayun na, kinuha ko ng ate ko, alhamdulillah. Pumunta na ako dito sa Kuwait, 2007. Tukad na story, ano po, mo. Para medyo marami tayo ma-entertain ngayon. Nag-ano ka po, na punta ka ngayon sa my Kuwait. Hiwalay na kayo ni Mr. mo bago ka umalis pamunta dyan. Opo, hiwalay na kami. Hiwalay na kami, alhamdulillah. Hiwalay na kami. Kaya ayun, DJ, hanggang ngayon, hiwalay na kami. Tapos, saka ko na nalaman na meron siyang babae. Meron na siyang anak din. Tignan mo nga. Hiwalay na kayo eh. Hindi naghanap siya ng iba. Oh. At saka siyempre, natural yun na magkaanak sila. Alam ko yung DJ kasi wala nga siyang magiging happy-happy. Natural yun talaga. Alam ko na makakahanap siya. Kaya understand ko lang naman siya. Hindi ko naman siya sinumbatan eh. Alam ko naman yung pangyayari na yun eh. Kaya go lang. Kasi wala rin naman siyang kwenta. Wala rin naman siyang silbi. So, kakabulin ko pa ba siya? No way! Diba? Ngayong nandito na ako sa abroad, kakabulin ko pa ba siya? Hindi na. Thanks God, binigyan ako ni Alan ng ganito. Kaya ko nang buhayin ang mga anak ko. Ganun lang talaga. Tiis-tiis lang. Meron ding blessing na darating sa'yo. Ayun, hinintay ko nga itong pagkakataon. Kaya, thanks God. Andyan din ang ate ko. Salamat din. At ako'y tinulungan niya. Kinuha niya ako dito. Pero talaga, blessing ako dito, DJ. 20 visa ako. Hindi ako nagtrabaho sa labas. Hindi ako nagtrabaho sa bahay. Sa labas ako nagtrabaho. Dahan-dahan lang. 90 lang dati ang sahod ko sa simbahan ng Grand Mosque. Matapos yon,
meron naman ako nakilala dito na isang Turki, binasahan ako ng 18. Until now, 18 ako. Alhamdulillah. Tinan mo ang blessing. Hindi man ako naging masaya, naging blessing sa asawa ko, sa anak ko, naging blessing ako, at sa aking karir. Dito sa... At yun, nag-convert na ako ng pagka-Muslim kasi binigay ni Allah itong blessing sa akin. Kaya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga single parent, fight, fight, fight lang. Darating din ang blessing para sa atin at magiging peaceful ang ating isipan at ating damdamin. Kung at tayo man ay hiniwalay ng asawa, go lang! Fight, fight lang para sa ating sarili. Ayun lang masasabi ko, DJ. Maraming salamat na lang. Kasi matatapos na yung time, marami pang iba ang magiging liar. Sige po, ma'am. Iyon ang masasabi ko, DJ. Thank you, thank you. Madam Ed Singh, no, mula sa may Kuwait. Ikaw po ang una na, abangan po natin kung manalo ka po mamaya ng premyo. Pagbutubutuhan po namin mamaya ng mga viewers. Good luck, Singh of Kuwait. Thank you. Thank you, DJ. Maraming salamat. Bye.